Hello everyone, welcome back to my channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Nurse Ryan or Nurse Kegel sa Facebook. Sa mga hindi pa po nakakaalam sa mga bago po sa ating channel, ang ating Facebook link po, it's www.facebook.com/KegelTV. I always encourage my, lalagay ko pa yung link sa may description down below. I always encourage my subscribers, supporters, and viewers na i-message po ako sa Facebook. Dahil alam ko po sa Facebook, kapag minessage po ako, it's private and confidential. Unlike po sa YouTube, kapag nag-comment po kayo, everyone can read it. And ayoko pong ilagay niyo po yung mga personal information niyo po sa my YouTube kasi everyone can read it. Gets, guys? So I always encourage you guys to use Messenger. I try as much as I could na makapag-reply po sa inyo guys within the 24-hour period. Kapag hindi po, minsan medyo busy or nasa work po ako. Kapag mabilis po ako makapag-reply, either I'm off or naka-break time po. So guys, without further ado, it's another sit-down video. Ang ating topic for today po is yung nanalong poll po last week sa ating community tab, which is kung may naiipon pa nga po ba ako. So ang didiscuss po natin today is yung magkano po ba ang monthly na sahod ko and magkano nga ba ang monthly na gastos ko every month sa Canada. So sorry, it's monthly na sahod ko and monthly na gastos ko sa Canada. So magkano nga ba yun? And then kapag yung nag-combine, kung magkano nga ba ang natitira sa akin. So guys, bago ko simulan tong video na to, isang malaking disclaimer. Last week, naka-receive ako ng malaking bash sa isang tao. And kahit naiisang tao lang yun, malaking bagay na yun para sa akin. Kasi I'm a very, very small YouTuber. Kumbaga, yung maliit na bagay na ginawa niya, para sa akin malaki na yun. Kasi makaka-apekto yun sa mga lahat ng mga subscribers na nakakabasa ng comment niya. So, itong disclaimer na to, gusto ko na sana sabihin sa inyo guys na itong channel na to, ginawa ko to inspire you guys. Hindi ko to ginawa para ipagmayabang kung magkano yung kinikita ko sa Canada. Hindi ko to ginawa tong channel na to para ipagmalaki kung ano yung meron ako sa Canada. Kung hindi ko ginawa to para ipagmalaki na may bayo ako sa Canada, na nurse ako sa Canada, na may kotse ako sa Canada, nandito yung pamilya ko sa Canada, na marangya yung buhay ko sa Canada. Lahat ito ay pinaghirapan ko guys. Ginawa ko tong channel to inspire people from all over the world, mga Pilipino na gustong pumunta ng Canada. Hindi ko kayo pinipilit na magpunta ng Canada, guys. Hindi ko pinipilit ikaw naman nanonood ngayon, hoy, ikaw pumunta ka ng Canada kasi gusto ko ikaw pumunta ng Canada. Hindi, guys. You have your own decision. Tao ka, di ba? At adult ka na. Kung nanonood ka ngayon, guys, you must be 18 years of age. Adult ka na, and then you have your own critical thinking. So, you have your own choice. Kumbaga, nasa sa'yo na yan, guys. Ako, dinidiscuss ko lang kung paano yung immigration process dito, kung paano yung nursing process dito sa Canada, kung paano maging healthcare aide, maging caregiver, kung paano maging practical nurse dito, paano maging RN dito sa Canada. Nasa sa'yo na yan kung gusto mong gawin yun. Hindi ko pinipilit sa iyo kung gusto mong gawin niyo, kung gusto mong mag-migrate ito sa Canada. So, ang nangyari, last week, pinotaktik ako ng comment ng isang subscriber. Hindi ko alam kung subscriber siya talaga actually. Pinotaktik ako ng isang comment ng isa sa mga basher and ang pangalan niya is actually sinerge ko siya sa Facebook. Ang pangalan niya is Peter Lim at ilalagay ko siya dito. And ang pangalan niya sa ang kanyang YouTube channel is Pedro Max 68. So, hindi ko talaga matanggap kasi every day, every video of mine, he would comment on my videos na below the belt na rin. Tapos paulit-ulit yung comment niya sa mga videos ko. And then almost all of my videos may mga disclaimer talaga yan. I try as much as I could na mag-disclaimer sa mga videos ko kasi ayokong maisipin ng tao na nagmamayabang ako. Ginagawa ko tong mga videos na to kasi gusto ko nga, di ba, i-inspire yung mga tao tsaka magkaroon kayo ng idea kung paano yung pamamuhay dito sa Canada. So, yung unang-unang ginawa niya, ito nga guys, no. Ewan ko kung nandito dito pa, no. Ito guys, no. Ang sabi niya dito, sa unang-una niyang comment, nakakahilo naman yung gustusin niya sa Canada kasi ito yung video na ginawa ko kung saan yung unang-una is
diniscuss ko yung mga gastusin sa Canada. Sabi niya dito, nakakayo naman yung gastusin dyan sa Canada. Hindi ko kayang stress dyan. Baka lalong tumaas yung BP ko. Dito na lang ako sa Kuwait. Ang nurse dito sa Kuwait, ang salary is range dito is 130 to 140,000 converted na yun sa Philippine peso. No headache, no tax free. Accommodation, electricity, water, and transportation is free. Sa mga babae na nurse naman, libre pati pagkain. No stress, hindi ka magtitipid. So, totoo ba yun guys? Sa Kuwait, hindi ka na kailangan magtipid. Totoo ba yun? Ako nang galing ako ng UAE. Dubai ako for 2 years. Alam ko yun. Naranasan ko yung discrimination. Yung according to your race, your nationality, yung sahod mo. I have colleagues from British, from Great Britain, from UK, from Canada, na iba-iba yung pasahod, pero pare-pareho kami na pinag-aralan. Tama ba? Alam ko yung, naranasan ko yung passport ko, hindi ko hawak-hawak sa Middle East kasi yung passport ko laging hawak-hawak ng employer ko. Tama ba? Sa Middle East, if I'm not mistaken, hindi ako pwedeng bumili ng property. Hindi ko, kapag tapos na yung contract ko, kailangan ko umuwi. So walang kasiguraduhan na hanggang kailan ako doon. So hindi ako pwedeng bumili ng property, hindi ko pwedeng ma-sponsor yung family ko. So paano na ako pagtapos na yung kontrata ko? Free yung transportation, free food. Ang tanong ko sa iyo, free healthcare nga ba dyan? May binabayaran ka ba dyan? Yung pag may free education ba dyan? Kasi sa Canada, free education dito. Kapag may anak ka dito, from preschool, kindergarten, high school, free yung education. Kapag university, doon ka lang magbabayad. Free healthcare dito sa Canada, guys. So, ganyan din ba sa Middle East? Ganyan din ba sa Kuwait? So, itry nyo i-gauge, guys, ha? Hindi ko alam kung saan nyo napupulot yung mga comment niya, guys. And then, hindi pa siya doon na contento, guys. Meron pa siya mga comment na gusto kong basahin, guys, ha? Ito pa. Ito pa, guys. Ito pa yung comment niya, isa pa. So, 138,000. How about rent, house, electricity, transportation? Magkano matitira sa pag... So, magtitipid ka? Ganun ba? Tama ba ako? So, guys, ang nakikita ko dito, it's pure parang crab mentality ng isang Pilipino. Kahit saan ka naman magpunta, guys, kailangan mo magtipid, guys, di ba? Ako, nandito na ako sa Canada ng 12 years. I migrated to Canada when I was 23 years old, guys. Biruin nyo, 20 years old ako nung lumabas ako ng Pilipinas, nagpunta ako ng Dubai. And nagtipid ako, tinan nyo ako ngayon. So, hindi ko na-guess yung tanong niya, magtitipid ka ba? Tama ba ako? Siyempre, kailangan mo magtipid, guys, di ba? Kumbaga, it's part of adulting. Kailangan mo magtipid, kailangan mo mag-save, kasi kailangan mo mag-save in the future. Tapos, masabi niya dito, 400,000 after tax ba yun? Kasi, sa pagre-research ko, mababawas dyan after tax at gastusin. Magandang pakinggan kung buo na ang savings mong yan. Yes, correct. So, 400,000 yung gross na nakukuha ko for 14 days. Kasi hindi niya yata naintindihan yung sinasabi ko dito. Ang in-upload ko kasing video is 14 days na sahod ng isang nurse. Hindi niya nag-guess eh. Kasi ang in-upload ko kasing video is yung sahod ng nurse. So hindi niya yata napanood na 14 days yung sahod ng nurse, guys. So ang pagkakaintindi niya is monthly sahod ng nurse na yun. Pero 14 days na sahod ng nurse na yun. So, ito times 2 niya yun, guys, ha. So, ngayon, yung 400,000 pesos na gross na converted na yun sa Pilipinas, sa peso, malaking kinakalas ng government ng Canada. Pero, guys, tignan nyo naman ang government ng Canada, napaka-aliwalas, napakaganda, nakikita mo kung saan napapunta yung tax mo. Diba? Gets mo? Alam mo yun, kung saan mo feeling healthcare, feeling education, may mga grants, may mga education ka na pwede mong ma-avail. As in, alam mo kung saan napapunta yung pera mong binabayaran sa tax. And, ikaw ba, pagkakaalam ko, Calgary, three of the cities sa Canada is nasa top 10 most livable city in the world. And ayan is nasa businessinsider.com in 2019 yun ah.
Kuya Pedro Lima, eh, Peter Lim pala, kung nanonood ka, nasa top 10, na, sa top 10, tatlong city ng Canada ang nasa livable city in the world. And check natin, kasi nahiya naman ako sa iyo eh. Ito, sana mabuksan ko siya. And then nasa CNN din yan, kuya. Buksan mo na lang yung link, eh, Google mo, siguro meron ka naman internet dyan. And that's, and then yung base nung top 10 na yun is yung stability niya, yung healthcare, culture and environment, education, infrastructure. Yung pinagmamalaki mong Kuwait, hindi ko minamalit yung Kuwait, ha? Kasi pinagmamalaki mo siya, di ba? Ewan ko bakit pinagmamalaki mo yung Kuwait. Kasi parang ang baba ng tingin mo sa aming mga Canadians. Canadians na rin, this is my second home, guys. Canadian citizen na ako. Parang, wala siya sa top 10 dito, guys. So, hindi ko alam kung ano yung pinagmamalaki mo sa Kuwait mo. And then, meron pa siyang comment dito na, dali lang, hahanapin ko pa yung another comment dito na nakakapanggigil din, no? Ito, sabi niya, Kigil TV, naku, headache yan, gustusin dyan, work hard ka talaga, then mag-aaral ka pa. Bakit kailangan mo pang pumunta sa work na maraming stress na isipin mong bayarin? Kung may maganda kang trabaho, think more para lumipat dyan. So, what more? Eh, buhay ko to. And buhay ng mga subscribers ko. Wala ka nang pakialam sa buhay nila, buhay namin to. So, bakit puro negative ka, kuya? I mean, kailangan mo yasigurata ng happy feel. And then, kung mag-aaral ako, ano ngayon sa'yo, kuya? Diba? Kung mag-aaral ako, nasa akin na yun kasi gusto ko mag-aaral. Gusto ko maging isang emergency nurse. Diba? And kung gusto ko maging isang nurse practitioner or gusto ko maging nurse clinician in the future, gusto ko mag-aaral ulit, why not? Diba? Nasa sa akin na yun. Kasi gusto ko mag-aaral. And nasa akin na yun, guys. Kuya, hindi ko alam kung bakit gigil na gigil ka sa channel ko. At alam ko, isa ka sa mga nag-dislike ng mga videos ko. Hindi ko alam kung bakit gigil na gigil ka, pero eto ha. Eto yung mga videos mo. Ipi-play natin kasi iya naman ako sa iyo sa mga views mo. Baka naman wala naman nanonood ng mga views mo kaya nagagalit ka sa akin kasi tinutuon mo sa akin yung mga galit mo para mapansin ka. So, i-play naman natin ng konti yung mga views mo. Ayan o, yung mga clips mo. Ayan. Anyway guys, back to our topic. So anyway, na-list tayo ng konti doon kasi mahabang disclaimer yun. Kasi ayun yung bumabagabag sa isip ko the last few weeks. Kasi it's sobrang inis talaga ako sa mga ganun tao. Sobrang negative, sobrang crab mentality. Sobrang hindi ko alam kung anong iisipin ko sa mga ganun tao. And hindi ko alam kung anong naisip niya kung bakit ganun siya mag-comment. Kumbaga, people nga naman ano, bago ka mag-comment sa mga ganun, alam mo yung public yung YouTube, bago ka mag-comment, and alam mong nandito yung picture mo and yung profile mo, think twice, di ba? Ay, anyway. So, ang sahod ko is last time is 2,885.08. So, niround off ko na siya sa 2,885. And then, ang sahod ko last the week before that, 2 weeks before that, is 2,500. So, sa buong month is 5,385. So, ayun yung net. Ito yung di maintindihan ni Kuya. Akala niya kasi, yung 2,885 is 1 month na yun. 14 days lang yung Kuya. So, ngayon, kung nanonood ka, naintindihan mo na siya. So, anyway, so 5,385 yung net ko a month. So, 215,400 pesos. Conversion niya. 215,400 pesos ang conversion niya. So ngayon, ang i-discuss ko naman sa inyo guys, kung magkano yung gastusin ko every month. So hunahin natin sa electricity. So ang electricity ko dito, ang binabayaran ko dito is NMAX. Yung NMAX dito, hati-hati na siya. So, kumbaga, yung NMAX, siya na yung electricity ko, siya na yung natural gas ko, siya na yung water ko, siya na rin yung mga yung waste ko. Yung waste, hati siya sa carts. So, yung NMAX, yung unahin natin electricity. Yung electricity ko, ang binayaran ko is $52.65. Yung natural gas ko is $38.81.
And then yung waste and wastewater treatment is $134.75. Medyo mahal kasi mainit, di ba? Nag-summer, tapos nagdidilig si daddy kasi meron siyang gardening. Kaya medyo mataas. And then yung waste and recycling. So iba yung bahay dito sa iba't ibang cart. Yung blue cart na kinokorek nila every week is $8.80. Ayun yung para sa recycling. Yung black is para sa compost is $6.85. Hindi, black pala is para for general waste is $6.85. And then yung green is para sa compost is $8.65. So yung waste and recycling itself is $24.30. So yung NMAX, yung kabuuan nun, yung electricity, natural gas, waste and water treatment, tsaka yung recycling, tsaka yung waste, yung recycling is $255.08. Yung pa lang yun ha, yung pinaka NMAX pa lang yun. Kumbaga bundled na siya guys. Yung Fido, yung mobile phone ko. Itong mobile phone ko, 10GB siya, unlimited Canada wide minutes and unlimited text. And then meron siyang butal na 0.44 para sa Alberta Government 911 fee. Alam ko kung bakit may 911 fee. Ngayon ko nga lang nalaman na may charge pala ito ng 0.44 cents para sa 911 fee. Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ever kapag ginamit yung 911 fee. Pero okay lang. So, ang binabayaran ko every month dito is $84.44. Minsan, medyo malaki kapag napapunta ko ng States kasi nagkagamit ko yung roaming. Pero this month, ang babayaran ko lang is $85.44. So, kung alam nyo, nag-upgrade ako ng phone pero wala kang binayaran dito. Ito yung iPhone XR or XR. Dati akong iPhone 7 pero wala akong binayaran ng isang kusin. Pareho siya ng plan. So, parehong $85.44 pa na yung binabayaran ko. So, yung Wi-Fi, yung namin sa bahay o yung internet cable namin sa bahay is $89.15. Ang provider namin is Shaw. So, monthly yun, binabayaran ko is $89.15. Tapos yung monthly mortgage ko. So, bi-weekly, kinakaltasan na ako sa aking debit ng $824. So, monthly, ang binabayaran ko is $1,648. So, monthly, $1,648. Bi-weekly, it's $824. So, sa student loan ko naman, ang kinakalta sa akin is $250 a month. So, kung alam nyo, nag-LPN ako, pero tapos ko na yung loan ko sa LPN. Tapos, nag-RN ako. Yung RN ko, nakalimutan ko na siguro 13,000 yata yung utang ko. And, two years to pay ito. And then, $250 a month yung binabayaran ko. Yung Visa, yung bayad ko sa credit card, and medyo malaking utang ko sa Visa, kasi, lagi akong visa kapag nagpapagas, kapag nagbabayad ng kung ano-ano, pag lumalabas kami, ang binabayaran ko doon yung hulug-hulugan is $600. Para at least, kasi malaki yung interest rate ko sa Visa, 18%. So, ayun talagang inuuna ko, bayaran. And then yung loan ko, kasi nagpagawa ko ng garage, so loan ko, ATB yun, ibang banko naman yun, ang binabayaran ko is $400. Medyo mababa yung kasi mababa yung interest rate niya, nasa 3% lang siya. So ngayon, yung groceries ko naman, umaabot siya ng 600 kasi may dog treats yon, may chicken para sa kids, yung Caesar nila para food nila, and then yung poo bags nila, and yung grooming pa nila, tapos apat kami, si mami, si daddy, ako, tsaka si Brian. Tapos yung mga investments ko. So sinama ko na yung mga investments ko dito. So yung pension ko, ang binabayaran ko is $170 a month. So guys, alam kong itong binabayaran kong pension is good. Kasi at least pag nag-retire ako, okay na siya, diba? Tapos yung RSP retirement savings ko is $50 a month. Kinakaltas na rin yung sasahod ko. And then yung TFSA is in tax-free another investment. $115 binabayaran ko. And then life insurance, nagbabayad din ako ng $50 a month. And then with investment din yun. So medyo malaki din yung binabayaran ko sa investment. So, kung tutuusin, pension ko is $170, and then yung retirement ko is $50, tax-free is $150, and then life insurance with investment is $50. And then yung gasoline,
gasoline ko siguro, gasoline, hindi ko na isama dito yung gasoline. Siguro sinama ko na siya sa may groceries. Doon na siya. Tapos anyway, siya, insurance ko naman, yung car, binundle ko na siya. Yung car insurance ko, pati yung house insurance ko, ang binabayaran ko is $184.33. So ngayon, pag kinumpit ko lahat-lahat ng gastusin ko monthly, ang total niya is $4,532. $4,532. So kung ang kinita ko monthly last time is $5,385 at ang gastusin ko is $4,532. So may konting natira pa rin sa akin, 'di ba? So i-count natin. Calculator. So 5385 minus 4532. So meron pa akong natitirang $853 sa aking bank multiplied by 40. So meron pa akong 34,000. So minsan guys, sa pagpadala ng pera sa Pilipinas, minsan inuhulog ko na rin 'to sa my credit card ko para maubos yung credit card na utang ko. Ayun lang guys, sana na-enjoy nyo tong vlog na ito. Alam ko medyo mas mahaba pa yung disclaimer ko kasi naglabas talaga ako ng sama ng loob. Pero sana na-enjoy nyo tong vlog na ito. And sana sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, make sure you subscribe. And then see you on my next sit down video. And hopefully, you click that like button. And then, i-click nyo yung notification bell button para updated po kayo sa mga daily uploads ko. Bye for now!